So yan guys, no. Gagawa tayo ng vlog ngayon for today is kung paano ano magtanggal ng tragging ng ating Honda Beat Curb. So ginawa na natin yung iba't ibang paraan para mawala yung dragging ng ating beat. Pero still mga ilang buwan lang bumabalik na naman. So ngayon may nakita ako na paraan para mawala ito ng tuluyan. Yung pinaka main source ng problema. So yun ang susolusyonan natin, tatanggalin natin yung ng permanente yung dragging nito. So keep on ano, watching lang and subscribe to my YouTube channel guys. Yun lang din ito guys, nung nakaraang tutorial ko kung paano magpalit ng clutch lining, kasi yung main source ng pagkakaroon ng dragging ng ating bit ay doon mismo sa clutch lining. So kasi yung nangyayari nito na pagdadrag niya is parang kumakadyot. Yumuyugyug siya pag nag-i-engage na, nagto-throttle ka guys, nag-i-engage ka na sa ano mo, sa clutch bell mo, is yumuyugyug siya. Parang may vibration akong naramdaman na parang pinapalo or something, pumupukpok, yumuyugyug. So yun ang nararanasan nating dragging. Ibig sabihin, hindi maganda yung pagkaka-engage ng ating clutch lining doon sa ating clutch bell. Kaya yumuyugyug siya. So yan yung susolusyonan natin na isang klase ng dragging ng ating bit. So sundan nyo lang yung aking video at panoorin kung paano yung step by step na gagawin ko para mawala yun at ma-address yung problema na yun. Mawala yung dragging na problema ng ating motor. So keep on subscribing lang guys sa aking YouTube channel. Isang kakalasin natin. So pakita ko muna yung gagamitin natin mga tools natin guys. Siyempre ito yung ano 19 para dito sa bell, sa torque drive. Siyempre ito yung extension tsaka yung drive natin. Baka hindi natin magamit to kasi gagamitin ko yung aking ginawa na ano pangkalan. Ito ang kailangan natin, tantanggal ng C-clip, yung circlip nya, yung nakakalang doon sa clutch lining. So start na tayo guys. Simulan natin itong ano, itong ating bell. So lagay natin itong ating pangkalang, itong ating ginawang pangkalang guys. Ayan na guys no. Kakalasin muna natin to, itong ano ng clutch lining, itong nut na to dito sa assembly ng torque drive. So gagamit tayo ng close range, ang tawag dito, close range. So 39 ang size niyan guys. Hanapin natin yung 39. So ito 39, itong gagamitin natin. So tandaan nyo lang ang pagpaluwag is pakaliwa. So paluluwagan natin siya pakaliwa. Tingnan nyo kung anong gagawin ko. Ang pagpaigpit pakanan, ito pakanan paigpit. Ang paluwag pakaliwa. So papunta rito sa kaliwa. So ngayon ilalagay ko tong close range, paluluwagan natin siya. Palo nyo lang guys. So yan, pumalo na, maluwag na to guys. So gamit lang tong ano 39 na close range. So aapakan mo to para hindi tumama sa iyo yung itong clutch lining, kasi may pressure to guys, gawa nga ng center spring. So apakan mo, then paluwagan mo tong nut. So ganito lang yan, aapakan ko siya magkabilang gilid. Huwag mo na masyadong pagkapersahin, alaalay lang para hindi masira naman yung pulley. So kalasin mo lang to guys, ayun yung nut nya. Then dahan-dahan
Yan. Kasi pag hindi mo yan inapakan, guys, at natanggal mo tong nut, sapul yung mukha mo, baka mabasag yung mukha mo. Tamaan ka nitong lining, mabigat to, guys. So yan ang mga technique niyan para hindi tayo madisgrasya. So since hindi naman natin gagalawin tong pulley ng torque drive, dito lang muna yan. Intact pa naman siya. So dito tayo sa lining. So ngayon, paano ka ba magpapalit ng clutch lining? So yan ang topic natin. So ang gagawin natin, guys, para mapalitan natin tong clutch lining, tatanggalin muna natin tong center's clutch spring. Ito, clutch spring tatlo. Pag natanggal mo na yan, tatanggalin natin tong circlip. Ito. Sana may pantanggal tayo. Parang tingnan ko kung uubra tong itong tools ko. Yan. Sana umubra. So, sa pagtanggal ng clutch spring, dito rin nagkakaproblema. So, susubukan ko. Pag tinira mo kasi ng long nose yan, pumapalag yan. Try natin tong wire. Ito, subukan natin. Kung mahihila ko siya. Wire gagamitin ko, guys. Guys, wire gagamitin ko. Sana umubra. Yan, panoorin nyo kung anong gagawin ko. Tinali ko lang yung wire. Pinasok ko dito sa clutch spring. First time ko gagawin to, guys, ha. Pakita ko lang sa inyo paano magkalas nito at magbalik. Kasi kung magpapalit kayo, ganito rin ang gagawin nyo, eh. Kakalasin nyo center spring ito. Tapos papalitan nyo lang to. Itong tatlong lining na yan. So sana mahugot ko siya. So ayan, guys, napakadali. Yan, nahugot ko agad. Walang kahirap-hirap. Yan, yan lang ginamit ko, guys. So kasi dilema to, eh. Yan ang dilema ng ano na to, yung pagtanggal ng ano. Pagka medyo mali yung discarte, eh, lumalaban yan, yung spring na yan. So nagkaka-aberya yung nagbabaklas. So yan, pasok mo lang to, guys. Yan, kita naman dyan sa video. Pasok lang dito, hilahin yung ano, then itali. Yan, itali nyo lang. Pag naitali nyo na, lagyan nyo ng stopper yung kamay nyo, hilahin nyo yung spring. Ayan, oh. So ang bilis lang yan, napakadali lang. So ito yung mga sekreto, guys, ha, tinuturo ko lang sa inyo. Yan, para makita nyo lang yung technique na madaling pagkalas ng ano, clutch spring. Kasi nagiging problema yan pagka long nose kasi ginagamit, lumalaban, dumudulas lang yan. So ngayon nagkaka-aber yan, nasisira yung spring, lumuluwag. So yan, hilahin nyo lang, guys. Yan, yan na, tanggal na siya. So ganun lang, wire lang ginamit ko, guys. So yan, na-access nyo na ngayon yung ano, lining. Ito na yung lining, guys. Yan yung mga lining natin. Yan. So ngayon, ang gagawin natin, kakalasin natin tong circlip nya para mahugot yung lining. Tapos kung may pamalit na kayo, ipalit nyo na. So ayan, tingnan maigi, guys, ha. Sana matanggal ko. Gumana tong aking pangkalas ng circlip. Kita ba sa camera? So matigas siya. Hindi ko siya makalas. So yun, di siya umubra, guys. Sad to say. Hindi ito umubra, no? So ang pangalawang gagamitin natin is long nose. So kapag tanggal na ako ng isa, so nagpalit ako, trinay ko yung long nose, successful yung isa, so may dalawang set pa tayo. So tingin ko baka dito ko magka problema, eh. Medyo madulas to.
Pero sige lang, try lang natin, guys. Tiyagain natin, guys. Mababaklas din to. Hindi tutulak mo siya. Hindi madulas na itong isa na ito, ito lang muna, pabila. Dulas. So, ganun lang, guys. Tulak niyo lang. Bukayin niyo na lang nose tapos tulak. Medyo mahirap siya gawin, ha. So, last na to. Kita ba? Tutok niyo muna yung long nose. Yan. Tapos tulak. Yun. Pag bumuka na ng konti, tulak niyo na, guys. Kakalas na yan. So ayan, nakalas na natin yung ano. Dito lang medyo mahirap ha, yung pagkakalas na itong circlip na to. Ito lang ang challenge dyan. So tabi muna natin yan. So pag natanggal nyo na yung lock, yung mga circlip niya, pwede nyo nang kalasin itong ano, lining. So bukayin nyo muna, guys. So yan, yan yung lining natin. So yan, tatlo yan. So yan. So pwede nyo nang kalasin yan. Yan, yan yung lining natin. So pwede nyo kayo magpalit ng bago. Ito ang clutch lining na tinatawag. Ito clutch base yan. So hanap tayo ng panlinis. Try natin makakabili tayo ng ano, WD-40. So lilinisin natin ng WD-40. Ako hindi ko muna papalitan kasi makapal pa to eh. Stock ko pa rin to since nung 2011 itong aking lining. So ngayon lalagyan ko na lang to ng kunting grasa ito para umano maganda yung hagod ng aking lining.
So yan, dito lang tayo nahirapan guys, ito yung cell clip niya, medyo mahirap baklasin. Long nose na ginamit ko. Pagkabuka niya, itulak mo agad. Yan. Huwag muna itutulak nang hindi pa nakabuka. Ngayon, try natin bumili ng WD-40. Hindi kayo malilito dyan guys ha. Kasi ito yung ibabaw, ito yung ilalim. Isusok-sok nyo to dun. Dito sa ano. Ito yung pinaka ano niya, housing niya. Clutch housing. Tapos ito yung pinaka ano niya, base. Yung lining. Try muna natin linisan kung ating clutch lining. Tapos lalagyan ko siya ng grasa. Konti lang guys. Huwag naman dumami kasi baka dumulas yan pagka kumalat. Katirasong-katiraso lang. So yan, yan yung dumi niya. Nakakaskas na part ng lining to pag maandar. Naka-engage siya. So titingnan natin kung ano magiging epekto niya pag kanilagyan ko ng ano ng grasa itong ano niya ito, yung kinakabitan niya guys. So lilinisin ko lang to konting punas. Ang ganda ko may gaas. Pabili nga ako ng gas. Guys, linisin ko na ng gaas ha. Gaas lang pinalilinis ko eh. So huwag nyo nang pansinin na bakit hindi bago yung ano, dahil hindi naman talaga ako magpapalit ng bago. Pinakita ko lang sa inyo kung paano magbaklas, magpalit ng clutch lining. So pag ginawa nyo to, syempre dapat may pamalit na kayo. Ha? Pinakita ko lang kung paano magpalit ng clutch lining. So assume nyo na lang na may bago kayo, papalitan nyo na ng bago pagka ganito nakalas nyo na. So bago nyo palitan, linisin nyo muna. Ako kasi gas lang talaga pinalilinis ko guys. Then pag nalinis nyo na itong mga to, lagyan nyo ng grasa. Kaunting-kaunti lang guys, huwag marami kasi pag ano, baka tumalsik pa yan dyan sa lining mismo. Nadudulas yan. Kaunti lang, pampadulas lang guys. Dumulas lang yung ano, yung ating lining para maganda yung buka niya, smooth. So isa rin to sa nakaka-apekto guys sa ano. Ito for my own idea lang, baka isa rin to sa dahilan ng dragging eh. Kasi yung dragging hindi magandang pag-engage ng lining doon sa bell. So parang gumaganon, hindi siya makadikit agad na ganon. So kaya napansin nyo, ramdam nyo parang may yumuyog-yog. So yun yung sinasabi nyong dragging. Yun lang intindi ko guys ha. Not sure. Sariling opinion ko lang yun. So yan, malinis na. So nilinis ko lang siya ng ano, gas. Mamaya, pupunasan ko pa ng tuyong tuyo yan. So yan. Itong ibabaw, huwag niyong basain ng gas. Mga gilid lang, tanggalin niyo lang yung ano niya. Yung alikabok. Since wala akong ano, 1,000 na pinunali, hindi ko siya malilinis ngayon. Okay lang naman yan, wala namang kaso yan. Pero much better yung mayroon kang 1,000 na nakakaskas mo ng konti ito para matanggal mo yung kintab. Yan kasi isa yan sa dragging, yung kintab na yun. Dumi yan eh. So kailangan mapabalik mo yung rough niya, roughness, para maganda yung kapit niya dun sa ano. Maganda yung kapit niya dun sa bell. Nawala na siya ng rough. Roughness niya. Gawa nga ng yan yung alikabok mo yan. Wala tayong liha eh. Ngayon kung may liha kayo, maganda na kayo. 1,000 or 1,500 yung pinakamanipis. Pinakapino guys. Hindi nyo kailangan kaskasin yung lining ha. Tanggalin nyo lang yung ibabaw, konting ganun lang. Ayan o yung dumi na yun. Ayan. Yan kasi yung dumi, yan yung isa yan sa nakakadulas ng lining. Kaya nagdadrag. Ramdam natin kasi yan eh.
Dumi lang naman yan kung tutuusin yung dragging-dragging yan kung tutuusin guys. Kasi nung nilabas natin to sa kasa, walang dragging to eh. So wala naman dyan dinagdag, wala naman binago. Ibig sabihin, may dumi lang yan. Ngayon, pag nilagyan natin to ng grasa, yung tatlong yan, isa rin yan sa mag-i-smooth, maganda yung engagement niya. So linisin na rin natin tong ano, center spring niya. Sabay na natin itong mga to. Actually, hapon na. Hindi dapat ako magbablog kaso sinabay ko na. Okay, kabit na natin uli ah. Konting pokpok lang to, huwag niyong lakasan. Lumapat lang siya guys. Ayan. Para hindi masira yung puli. Ayan, okay na yan. Itong spring ko lumang luma na. Since 2011 pa to guys. At ilang baha na yung pinagdaanan ito. Sobrang kapal na ng ano, kalawang, grabe. So ayan. Kotang-kota na to guys. Kung tutusin. Kotang-kota na to. Ayan. So hindi pa ako nakakabili. Wala pang budget eh. Tanggalin ko na yung kalawang ngayon oh. Linis na oh. Yan, tanggalin na yung kalawang. Yan, ganyan lang. So ayan na guys no, ibabalik na natin. So nilagyan ko na siya ng grasa. Ayan, sa mga gilid. Kaunti lang, huwag niya masyadong damihan. So ganito lang, tingnan nyo lang tong ilalim ito. Ito, yung kanal na yan. Dito yan sa ilalim, yung walang kanal sa ibabaw. Itong malalim na yan, may kanal. Dito sa pang ilalim yan. So kabit nyo lang guys. Ganyan, kita ba sa camera? Ayan. Balik nyo lang uli yan sa pagkakatusok. So kabit natin yung pangatlo. Huwag yung dadamihan ng grasa dito ah. Ito, huwag yung dadamihan ng grasa dyan. Pampadulas lang naman to ng lining. Kasi magkakaproblema kayo dyan pagka dinamay nyo ng grasa. So ilock nyo lang yan, balik nyo. Yan. Para mahila na, madali mo mahila yung spring. Yan. So kabit na natin yung lock muna. Ito, dito. Itong mahirap sa lahat guys pag nagbabaklas. Yan. Kabit natin yung mga lock nyo. Itong circlip at saka itong ito actually ito lang itong circlip na to. Mahirap lang siya baklasin. So subukan natin siya ikabit. Alam ko hindi na ito mahirap kasi yan ang sisikwatin mo lang ng ano to long nose eh. Patamaan mo lang yung ulo ayun. Tapos i-clip mo lang. Papasok yan. Yun. So pag pumasok na yun, pumitik, okay na yan. Ipit-pitin mo, sure ball mo, nakita mo nasa gilid ng kanal na yun. May kanal yan no. Napasok siya kasi pag hindi yan pasok, tapos na ano yan, boxing. Kakalas tong lining mo. Magkakagulo yan dyan sa loob ng ano mo, crankcase. So yan, kita nyo naman, ikuti-kuti nyo yung kanal nyo. Kita nyo yung kanal, yun, yun. Ikutin ko, 360. Ayun, kita nyo, umiikot to. Pasok siya sa kanal. Kasi nandun na doon, nakalock yan eh, sa kanal eh. So yan. So ito lang ang challenge guys ha, itong circlip na to, yung pagkalas. So hindi umubra tong ito. Yung pantanggal talaga. So dito lang siya mubra sa long nose. Ayan. So kakabit mo na. So long nose pa rin gagamitin nyo pag binalik nyo. Isureball nyo lang sa kanal. Ayan. Titingnan nyo yung kanal. Ipasok nyo yung circlip. Ito circlip ang tawag dito guys ha. Kasi para siyang letter C. Ayan. Pag naikasan nyo na siya sa ayan yung gilid nya. Tirahin nyo ngayon ang long nose. Pakagat nyo lang, tas kunting press, pipitik yan. Yun o, pumitik na. Yan, kita nyo, may narinig nyo naman yung sound. So, yan, kita nyo yung kanal, ikuti-kuti nyo guys. Ha. Mamaya, akala nyo, nakapasok na. Hindi pa pala tumama dun sa may grove, sa kanal. So, alam na mangyayari niya, magkakagulo yan dun sa loob. Magwawala yan dun, tatanggal yan dyan sa guide niya. Sa housing niya, sa base. So, ganun lang. Nakabit na natin yung dalawa. Ito na, yung last, pangatlo.
So, ikasan nyo muna. Makikita nyo naman yan, yung kanal niya. Ayun, oh. So, tingnan nyo kung pasok na pasok. Then, pakagat nyo ng long nose. Tirahin nyo tong ulo ng circlip. Kalang mo dito sa bilog na yan, na bakal. Tapos press. Dapat tutunog, ah. Yun, ganun, tumunog. Pumitik. Ayan, pasok na siya, guys. Wala nang kawala yung ano man yan, lining. Ayan. Then, last is ano, itong center spring uli. Balik tayo kay center spring. So, sa center spring, ang pagkabit sa kanya, itong mahaba, yung long ano na yung spring niya, dito sa may dulo. Ayan. So, yung maiksi, yan yung dito, malapit sa kabilang lining mo. Magbind lang ng kabila, yan, magkabila ang lining yan eh. Doon sila naglalak sa bawat isa. So, itong mahaba, ito, mahabang spring na to. Dito siya sa dulo, yun. So, yung maiksing spring, dito sa butas ng kasunod niya na clutch lining. Kasi ilalak mo siya doon eh. Maghihilahan kasi yan pag buka. Pag tinulak ng pulley yan. So, ito na naman tayo, yung ano natin. Gagamit ulit tayo ng ito. Itong ating wire. Hihilahin natin siya ng wire para napakasimple lang ikabit. Huwag niyong gagamitan ng long nose ang clutch spring kasi sakit ng ulo yan. Maghihilahan kayo niyan, mag-aaway kayo niyan. So, yan guys. So, ibaba ko na lang para kita niyo. So, hihilahin ko lang yan. Ipapasok ko siya sa butas. Ayun. Ayan na, ganun lang kasimple. Pasok na siya. Pag long nose ang ginamit nyo, di kaya applies, mag-aaway kayo nyan, hihilahan lang kayo, hindi mo yan may kakabit. Hanggang masira mo na lang yung clutch spring. So, ganun lang kasimple yan. Gamitan mo lang ng ano. Ito lang, wire lang. Automotive wire lang. Kang gagamit ng wire na maiksi kasi papuputol. Baka masugatan ka pa. So, yan. Pasok mo lang to. Hilahin mo. Dito sa baba, kasi wala tayong puwersa, ayan. Pasok mo. Yun na, okay na. Tanggalin mo uli yung ano, wire. So, ito lang technique, guys, ha. Hindi yan yung turo doon ng mga, ano, mekaniko. Kasi mga wala niya naman sila ng, ano, kita ang customer. So, tali mo uli, guys. Yan lang ang diskarte dyan. Yung panghila. Yung ibang ginagamit, ano, eh. Yung preno ng ano, yung kable ng bisikleta. So ako ito lang, ano lang, wire lang. Hilahin mo lang na ganyan, oh. Paka simple. Tulak mo. Bak, nahirapan ako nitong isa. Medyo tricky ka. Ayan, di lang maganda yung pagkakahila. So yan, and check. Ayan, check nyo kung kayo ano, nakausli yung dulo ng center ng clutch spring mo. Kasi pag hindi yan nakausli, ibig sabihin hindi nakaayos ng kabit yan. So may kalalagyan ka dyan. So ayun, nakita nyo, yung mga dulo niya. Check lagi ha, laging i-check yan. Kailangan nakausli yan, ibig sabihin naka-inflate siya, maganda yung pagkakabit. Para iwas disgrasya ha. So kaya-kaya nyo DIY to, tiwala lang, gamit lang. So yan, buo na yung ating clutch lining. So i-assume nyo na lang na kunwari bago na to. Ako hindi naman to bago kasi pinakita ko lang sa inyo paano yung proseso ng pagpapalit ng bagong lining. So ito pa rin ginamit ko, yung dati pa rin kasi hindi pa naman siya palitin eh. Simula nung 2011 original pa rin yan, ilang years na tumanda na tong bit na to. So yan, ganun lang kasimple guys. So start na tayo, ibabalik na natin siya. So ganun lang yung diskarte ng pagpapalit ng clutch lining sa ating motor. So dito lang tayo nahirapan sa ano, itong mga circlip. So wala talagang choice akong ginamit kundi long nose lang. Kunting buka, tulak. Tanggal yan, kunting buka, tulak. Hindi kinaya ng pangbaklas ko na
Yung talagang pantanggal ng ano, sir clip. Ibang klase itong lining na to eh. So yun lang, tapos itong ano, gamitan nyo lang ng wire itong ano, clutch spring. So ganun lang kadali guys, magpalit. So ngayon, meron akong nakitang problema dito sa ano, sa bit natin. Kasi mayroon tong dragging ngayon. Kaya ako isa rin yung kaya ko binuksan. So yung may suspected ako na isa rin sa nagiging problema yun, nagiging cause ng dragging. Pero hindi ko muna gagawa ng vlog kasi i-confirm ko pa, patatakbohin ko ito mamaya. So next vlog ko na yun. So pag confirm na wala yung dragging nito, till ano, next vlog ko, kung ilang months uli ako mag-vlog para dito. So gagawan ko siya para ituro sa inyo yung diskarte o yung technique na yun. So nakita ko lang siya eh. So na-check ko, ayaw niyang maglaro. Siguro nakita ko ito yung isa rin sa dahilan ng ano, hindi nagbabalance ang ano ng pulley. Kaya nangyayari yun na dragging na sinasabi natin. So keep on ano, subscribing lang to my YouTube channel guys. At please ano, click the notification bell. Guys no, i-bonus ko na to, pakita ko na rin to. So ibalik na natin guys, since na palitan na natin ng ano, yung lining natin. So ngayon, ang pagbabalik nito guys, ibalik mo tong ano, clutch lining dito sa ating torque drive, sa assembly ng torque drive natin. So kung nakikita nyo to guys, ito, lalo na sa mga newbie ah, nakikita nyo yon, yung plat, yung gilid, yung may pingas. Itatapat nyo yung inyong clutch lining. Ito, yung housing, ito. Kita nyo may pingas na yan. Tapat nyo siya doon, ha? Pag ikakabit nyo na. So, ilagay na natin, guys. So, ngayon, itatapat ko siya, guys. So, pasok mo siya dito, ayan. So, apakan mo lang siya, guys. So, ipapasok ko siya. So, hindi siya tumama ng maayos. I-align nyo, guys. Kailangan naka-align yan. So, yan. Naka-align na. Ngayon, alalayan mo ng paa mo. Yan. Gamit na gamit yung paa rito, guys. Gamit mo tong ano, itong lock nya. Itong 39 na nut. Para sa close range. So yan. So ganun lang kasimple guys. Pero hindi pa final yan syempre. Ihigpitan mo. Ito gamit ang 39 na close range. So angat natin yung camera para kita. Yan. So ito na. So ang ating paghigpit, lagi kong inuulit kasi ang dami nakakamali dito guys. Yung iba nalulustridan pa. At ito delikado to. Kasi napakalakas ng pressure ng center spring. So, pakanan ang paghigpit nito. So, gagamit natin tayo ng 39 uli. Close range. Pakanan, paganun. So, ngayon, gagawin ko, babaliktarin ko lang siya. Kanina, nakaganon, palo, pang luwag. Kasi papunta ng kaliwa. Ito, papunta naman ng kanan. So, pabaliktad. So, pag pinalo mo, pakanan ang, ano niyan, direksyon. So, palo. Pag humigpit na, okay na yun. Mararamdaman nyo naman yun, guys. So, higpitan muna natin bago natin ipaluin. So, yan. Medyo humigpit na siya. So, ngayon, ipapinal natin. So, palo, ipukpuk mo lang to, guys. Hawakan mo to kasi madali lang tumatanggal, eh. Yan ang technique niyan. Hawakan mo, palo mo. Okay na yan. Punti pa. Oh. Ayos na yan. Mahigpit na yan, guys. Hindi yan na kayang tanggalin yan. Nakita nyo ba yung pagpalo ko? So, ganyan lang. Okay na yan. Mahigpit na yan, guys. Sobrang higpit na. So, pwede nyo na ikabit yan dito. So, yan. Ikabit na natin dito, guys, sa ating assembly dito sa ating crankcase. So pasok mo yan dyan. So hindi na ako maglalagay ng grasa kasi okay pa naman siya. Good pa.
Ngayon, sa paglalagay ng belt, tingnan nyo yung bando, Honda bando. Ayan, hindi pwedeng ganun, baliktad si bando, nakikita nyo baliktad. Baliktad yan. Tingnan nyo, dapat nakaganyan. Mababasa nyo si Honda bando ng maayos. Ha? Ganyan ang technique ng belt para hindi nababaliktad. Marami kasi nababaliktad ang belt. So ngayon, sa paglagay nito, hilahin mo muna. Isa rin to sa mga diskarte. Hila, guys. Para bukahin mo yan. Ayan. Bumuka na siya, di ba? Pasok mo ngayon. Si belt. Ayan. Para ipitin niya. So, ayan. Nakita mo. Inipit na, guys. Ayan si Honda Bando. Nababasa, oh. Honda Bando. Ayan. Ngayon, ipasok mo na siya dito, guys. Sa ating drive shop. Drive shop ang tawag dyan, ha? Ayan. Pasok mo siya dito. Siyempre, ilagay muna yung bell. Ilock mo muna to. Hanapin nyo yung ayun. Pag pumasok na yung gear, smooth na yan. Parang ano lang yan. Madulas naman na yan eh. Kaya smooth lang ang pasok nyo. Tapos, next. Itong ano natin, drive pace. Parehas lang din yan, guys. May thread yan. So, hanapin nyo yung thread. Ikot-ikotin nyo lang. Yun, pasok na siya. O, smooth. Parang ano lang din yan. Mabilis lang pumasok yan. So, yan. Pati itong ano nang ano. Ito sa pin, sa ano to, guys. Sa ano nang kick yan. So, problem. Wait lang, may nakikita tayong problema. Bakit hindi masyadong lubog? Dapat lubog na lubog yan. Ayan. Tapos yung washer, guys. May washer yan. Then, yung ano niya, nut. Wawa naman tong nut. Hindi ko alam kung ano, dati pa to. Alam. So, yan guys. So, ito na, no, napasok na natin. Ay, sabi ko na eh. May mali. Sorry. Kaya pala may hinahanap ako eh. Yung pan, hindi natin na ibalik. Huwag kalimutan ito. At huwag itong tatanggalin. Sabi ko na. Kaya ako may hinahanap. Yan. Tako lang, nagkakamali din. Ayan. Ayan. Dapat ganyan, guys. Ah, walang ano. Yung dating pinaglagyan niya, ibalik niyo sa dati. So, ayan. Lagay mo yung nut. Importante ito. Ah. Huwag yung tatanggalin yung pan na yan. Kasi nagpapalamig sa crankcase niyo yan. Importante yan. Hindi siyang tatanggalin. So, unahin ko muna itong ano, pulley. Kabitan natin itong ating magic na pang-lock. Yan. Pwede kayong magpagawa nito, guys, ha. Ito, ginawa ko lang ito eh. Lock bar lang ito, guys. Lock bar. Yan, kung ayaw mo nang gumamit ito, bili ka ng ano, impact wrench na meron na may impact wrench na nabibili tag 5,000 na di battery or kung meron kang ano yung pressurized kailangan mo pa ng ano nun. So yan, ganyan na kasimple, sara mo lang. So ihigpitan ko na, guys. Hindi mo naman kailangan higpit na higpit, tama higpit lang yan, okay na yan. Para hindi masira. Ito, ang isa pang advantage ito, guys. Ito, sinasalo niya yung puwersa nito. Yung inyong drive shaft doon sa makina, sa sigunyal, hindi na po puwersa. Sinasalo nito. Dito naman, yung ginawa kong pangkalang, siya yung sumasalo ng puwersa. Siya yung sumasalo.
So ito na, ibabalik natin na sa aking pang... Yan. Kung wala kayo, syempre yung ano na lang, white tools. Yung old school na white tools ang gamitin nyo, guys. Ito kasi ginawa ko lang to. Nag-welding lang ako nito, guys. Actually, hindi pantay kasi sa labas talaga to naka ano eh. Ayan guys, ilalak na natin. Usod lang natin yung ating camera. Isa, ilalak na natin tong anong. Tapos na tayo dito, no? Nalak na natin to ng 22mm. Ito naman 19mm. So isasara na natin siya. Ayan. Ayan. Konting ano lang. Hindi na kailangan sobrang higpit. Ayan. Okay na yan. Pangit yung pag sobrang higpit yan. Sige, kunti pa nga. Kunti yan. Nope, yet. Sobrang higpit na siya. Yan, yun yan. Para hindi ma-lost thread at hindi masira yung drive shaft natin. Ngayon, pwede nyo ngayon na i-start na yan kung saan naman kakalas tong belt or ikutin nyo, balik nyo sa dati. Yan, kasi naiipit na yan. Para hindi mabigla. Pwede rin ngayon nyo na lang, pag start nyo, pupunta rin yan, iikot din yan. So yan, napuwersa kasi yung ating belt. Yan, hayaan nyo na lang. Pag i-start nyo, iikot yan. Pusa ng bubuka yan. So, pwede nyo nang isara yan. So, nalak na natin, nalak na to. So, sara na natin tong ating crankcase. So, yan. Ganun ang kadali. Unahin nyo tong ano. Center bolt. Ingat kayo dito sa center bolt. Maraming na puputulan nito, ah. Hindi ito masyadong hinihigpitan. Tamang higpit lang. Yan. Yan. Okay na yan. Talo-talo na yan. So. Higpitan natin ng konti. Mga ilang bolt lang tapos paandarin na natin. Para matapos na, hindi na tayo humaba, hindi na tayo tumagal. Ayan, hindi lang kumalas yung ating ano, ingatan lang natin na kumalas yung ano, baka kumalas yung ating bendix. So, i-start na natin yan, guys. Ayan, para hindi na tumagal, so start na natin. Yun, lowbat ako. Sa tagal niya naka-stop. So, yan na siya, guys. Maandar na yung ating bit. Ayan. So, ganun lang, guys. Kadali magpalit ng ano ng clutch lining. So medyo mahirap lang doon sa circlip. So itulak nyo lang yun ng ano ng long nose. So ganun lang kadali. So keep on subscribing to my YouTube channel, guys, and please subscribe, click the ano bell all para updated kayo sa mga susunod ko pang mga ano video, guys. And meron akong technique na sinusubukan pag nawala yung dragging nito, isa yun sa mga dahilan ng dragging. So, sa next vlog ko, ituturo ko sa inyo kung paano yun gawin, ha? So, ingat guys, keep safe, salamat sa mga sumusuport sa aking YouTube channel, and keep on subscribing to my channel, guys. Salamat.